po mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng isa sa pinaka-paborito ng mga Pilipinong ulam. Masarap din po ito pampulutan. Gagawa po tayo ng my own version po ng Bopis. Ito na po yung ating mga ingredients. Gagamit po tayo ng pork oppals. This is composed po ng iba't ibang uri po ng organs ng baboy. Mayroon po tayo ditong lungs, baga, puso, at kasama na po yung dila. So this is an optional ingredients. Mostly po yung ginagawa sa atin is compost lang po ng puso, ng lungs, heart, at ito po yung ating liver, pork liver. Okay, so first, ang gagawin po natin dito, ito po yung ating pakukuluan. Palalambutin po muna natin ito before po natin ito gagayatin. Maghanda lang po tayo ng tubig sa isang kaserola kung saan po tayo magluluto. Maglagay po tayo ng isin. Just enough lang po na magkaroon lang po siya ng konting alat para magkaroon po ng konting flavor yung pork oppals habang ito po yung ating pinapalambot. Maglagay po tayo ng whole peppercorn, buong paminta, lemongrass, dahon ng laurel para pangtanggal ng lansa, at maglagay din po tayo ng luya. So ito po, maganda rin po ito pang tanggal ng lansa, okay? And then, ilagay na po natin yung ating mga pork oppals. So pakukuluin po natin ito. Ilalaga po natin yung ating pork oppals until na lumambot. So una pong lalambot dito, una pong maluluto dito ay yung pork liver. So mga 10 to 15 minutes. Depende po yan sa laki na inyong liver, pwede na po nating tanggalin muna yung ating liver para hindi po siya ma-overcook. So yung maiiwan po dyan, yan po yung puso at yung dila ng baboy. So mas matagal po yun lumambot, so kailangan po bantayan natin. Ito na po yung ating mga ingredients na gagamitin. Gagamit tayo ng minced garlic, minced ginger, sliced onion, lemongrass, tanglad. Ito pong gagamitin natin sa pagpapakulo at pagpapalambot sa ating mga oppals. Paminta, asin, soy sauce, aswerte oil. Or kung wala po kayong aswerte oil, pwede po kayong gumamit ng powder po na aswerte. Sugar. Gagamit po tayo ng siling labuyo. This is an optional ingredients. Ginayat ng maliliit na radish. Bell pepper. Yung ating carrots na ginayat po natin ng maliliit. Small cubes. At ito pong red bell pepper, ito pong green bell pepper. So kung wala po kayong green bell pepper, okay na po yung red. Or kung wala po kayong red, pwede na rin po yung green. Magamit tayo ng oyster sauce. This is an optional ingredients. Pero mas masarap po pag mayroon po tayong oyster sauce. At nagamit tayo ng suka. Pwede po kayong gumamit ng any form po or any kind na flavor enhancer. Pwede po kayong gumamit ng beef cubes or pork cubes for this recipe. At gagamit na po tayo ng tubig at oil para panggisa natin. Yung tubig po, yung po yung gagamitin natin pang additional po pag sobrang dry yung ating bupis mamaya. So without further ado mga katropa, mag-start na po tayo. Mga tropa, ito na po yung ating nahiwa, nagayat na natin ng maliliit. Ito yung ating atay, yung ating puso, at ito naman po yung ating baga. So let's start na po, lutuin na po natin. So sa isang kawali, maglagay na po tayo ng konting mantika, and then isunod na po natin yung ating luya. So, inuna ko po yung luya para lumabas po yung aroma ng ating ginger. And then, isunod na po natin yung ating minced garlic.
And then, stir lang po natin hanggang mag-brown po siya ng konti. And then, isunod na po natin yung ating ginayat na sibuyas. So, continue lang po sa pagigisa hanggang mag-translucent po yung ating sibuyas. After po, na mag-translucent na siya, ilagay na po natin yung ating puso. Okay? And then, isunod rin po natin yung ating baga. So, sunod-sunod na po siya mga katropa. So, igisa lang po natin ng konti. After po na mga ilang halo, pwede na po natin ilagay yung susunod na sangkap. Ito po yung ating atay. And then, continue lang po ulit sa pagigisa. And then, ilagay na po natin yung ating cracked peppercorn. So, pwede rin po kayong gumamit dito ng pino, okay? So, yan po itutulong para lalo pong bumango yung ating bupis. And then, ilagay na po natin yung ating fish sauce o yung patis. Yan naman po itutulong para magkaroon po siya ng flavor. So, pwede po tayo mag-adjust mamaya after po na matikman natin kung medyo bland pa po yung lasa. And then, ilagay na po natin yung ating aswerte oil. Ito po itutulong para maging attractive po yung ating bupis. So, traditionally, talagang medyo mapula-pula po yung bupis. And then, ilagay na po natin yung ating oyster sauce, as I said before, na ito po isang optional ingredients lang. Pero ito po tutulong para lalo pong sumarap at maging malinamnam yung ating pork bupis. Isunod na rin po natin yung isa pang flavor enhancer. Ito po yung soy sauce. Ito po isa rin po sa magpapasarap sa ating bupis. Okay? So, continue lang po yung pag-i-stir. And then, ilagay na po natin yung ating suka. Okay? So, any brand po, pwede po kayo gumamit. So, after po na malagay ang ating suka, huwag nyo po munang haluin. Pakuluin po muna natin para hindi po siya maasim. Okay? And maglagay na po tayo ng konting soap stocks or tubig. And then, takpan po natin. Hintayin po natin na kumulo hanggang maluto po yung suka. And then, after po na mga ilang minuto, buksan po natin ulit. I'm pretty sure po na yung nilagay nating suka kanina ay luto na po. So, pwede na po natin itong haluin, okay? So, nag-evaporate na po yung acid nun, kaya hindi na po siya maasim. So, ito po isa sa pampalasa. So, again, this is an optional ingredient. So, pwede po kayo gumamit ng nakasanayan nyo po pampalasa, beef or pork cubes. Pwede po kayo gumamit. And then, nilagay na po natin yung ating radish. Yan po tutulong para mabawasan po yung lansa. Since po yung pork opals po natin ay medyo malansa po yan. And then, isunod na po natin yung ating nagayat na carrots. Ito naman po tutulong para magkaroon po siya ng attractive color. So, continue lang po natin yung pag-i-stir. So, yung aim po natin ngayon ay lutuin po yung nilagay nating gulay. So, takpan po natin. And then, hintayin po natin na maluto yung ating gulay na nilagay. So, after po na mga ilang minutes, buksan po natin ulit. So, haluin po muna natin ulit and then tingnan po natin. Kukuha po tayo ng isang gulay kung ito po ba'y luto na o hindi, okay? So, after po na ma-check natin na luto na at malambot na po, ilagay na po natin yung ating bell pepper. So, ito po itutulog din po para lalong bumango at magkaroon din po siya ng more attractive color, okay? So, para po lalo pong kaaya-aya tingnan at maging maganda po ang itsura ng ating pork bupis. So, ito na po mga katropa, almost done na po tayo. So, tingnan niyo po mga katropa, very colorful, ang ganda po ng kulay. So, sa nag-request po nito, ito na po yung inyong request. At shoutout po sa lahat po na nagpa-shoutout sa aking YouTube channel. Hindi ko po kayo may isa-isa pero maraming salamat po. Ito po si Chef Angel. Nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!